Hey guys, meron tayong bagong repair ngayon. Easer na Aspire 4750Z. So si Harold may-ari nito, guys. So ang problema daw nito, malabo daw yung display. Ayun, kita nyo naman, natanggal yung mga terlelyo niya. Pinalitan na daw ng panel. Dalawang beses, ganun pa rin. Tapos try natin yung power. Hindi natin ito magre-react siya, guys. Ayun guys, oh. Meron siyang lumabas pero malabo. Ayun, oh. Malabo siya. Against na may ilaw kasi sa taas. Malabo siya as in. Pero nakikita siya. Ang hindi pa nila na-try, magpalit ng flex. Pero meron pang ibang technique kasi dito, pwedeng sa board, pinaka-board niya, dun sa mismong saksakan ng flex, kailangan na-troubleshoot natin dun kung merong voltahe na tama. So, bubuksan natin to ngayon at testerin natin kung meron siyang 3.3 volts. So, tapusin nyo lang guys, panonood. So guys, tapusin na natin siya. Pasensya na guys kasi medyo maingay dito sa amin dahil maulan. So kung makikita nyo dito, meron na siyang mga plaques. Tingin ko kung magagaling na to sa ibang technician kasi pinarepair din siguro to. Yan, so testerin natin to guys kung meron siyang 3.3 volts. Karamihan dyan guys, ito lang itong pesa na to. Yan. Yan. Yung 5 pins. So testerin natin dito. Dapat merong output dito. 3.3 guys. Yan, kabilaan 'yan. Try natin. So try natin guys, papawirin. So nag-power siya. Yan na malabo. Yan guys, malabo. Gamit ating tester guys. Testerin natin dito. 3.3 din siya. Din. So good yung kanyang 3.3. Kaya pa natin dito sa kabila. Ito guys, 19 volts. Pagtawid niya. Yan guys, sa pagtawid. 4.4 guys, so may nagda-drop yung kanyang voltage. Prepara din dito. Ganun din to guys. So dito na yung problema guys. Ayan. Sa kanyang fuse. Dapat guys yung mga ganito. 19 volts dito, 19 volts din dito. Papunta yan dito sa flex na to. Yan, so di na natin matignan sa diagram. Pwede nyo naman i-search to sa diagram. Kung search nyo sa diagram para ma-share nyo kung tama ba yung ano, tinitester natin. So dito pa lang guys, kasi galing yun sa 19 volts dito, 19 volts. Dapat ang output niya is 19 volts din. Pero 4.4 lang. So try natin i-jumper. Kasi marami na din ako na-encounter guys na ganito. So hinanap na natin ating tracer, no, dahil nawala. So try natin to guys, i-jumper guys. Oh guys, oh. Ay, nabigla siyang lumiwanag. Yan. Kasi nabibitawan ko siya. Yan, nabibitawan ko guys, ah. Oh, malabo. Pero makikita niyo pa rin. Pagdikitin ko, yun. So, ang problema ito. So, pwede natin itong palitan.
pwede nyo rin namang i-jumper. So, dahil marami naman tayo ditong pisang pagkukunan, papalitan na lang natin siya. So, yun lang guys. Wait lang ha. Pause ko muna saglit. So, balik tayo guys. Isa pa guys, magbibigay pa ako ng idea. So, pag tinister nyo to, gamit tong ano, ganitong tester or ilagay nyo sa beeping yung continuity lang beeping, yung magbibip siya kabilaan, dapat papalo siya or tutunog siya. Pero pag wala siyang tunog, ibig sabihin na tama talaga ito. So, palitan lang natin yun guys, yung same na value. Hanapan natin ng kaparehas na napisa. So, let's go. So, meron na tayong nakita guys. So, ito yung sa atin dati. Yan, ito yung papalitan natin. Kasi ito, good naman ang tong isa. So, ito yung F2, ito yung F1. So, ito yung nakita natin guys. Yan, magkaiba sila ng itsura, yung mga pangalan, baka malito kayo. So, dito nyo siya titignan. So, tignan nyo natin dito. Itong F2, ito siya. Nakalagay 1.5 amperes. Tapos 6 volts. Ito namang F1, 1.1 ampere, 24 volts. So, tignan natin dito. Yan, alas same lang yan sila. Yan, kasi parang same board lang din to, pero magkaiba lang sila ng mismong model. So, pwede natin to ilipat doon. So, ito yung kukunin natin guys. Ito. Yan yung diagram niya, punta sa 19. So, check muna natin to kung good. So guys, nag-check natin siya. Yan, tumutunog siya guys sa 1.5. So, ibig sabihin, good siya guys. So, ilipat na natin. So guys, natanggal na natin dito. So, ito siya. Hindi ko siya napakita dahil walang maghahawak ng camera guys. So, ilipat natin tong kabilang pinsa ito. Ipat natin dyan. So, post ko lang din. So, guys, nakabit na natin, guys. Yan yung isa. So, ito yung kanina, yung isa. So, sa mga ganito naman, guys, pag magkabit kayo, sa mga bago pa lang, kahit magkabaliktaran yun, okay, walang problema. So, sa mga ganitong video, guys, sa mga ano lang to, beginner, kagaya ko. So, walang ting ishare yung mga na-experience ko, mga repair sa mga ganito. So, dito, wala naman siyang tinanggal dito. Kasi galing na to sa ibang technician guys eh. Siguro meron pa ditong pwesa. So, pag chinek natin to sa pinaka-diagram niya, kasi mukhang meron siyang, ayun, nakalagay na capacitor dyan. C233. So, kailangan maglagay ka din dito ng capacitor na same lang ng value. So, ganun lang guys, mag-check. So, try muna natin ng walang capacitor. Saksak, power. So, kanina, medyo maano yung display niya. Ngayon, guys, so, sobrang liwanag na, guys. Yan. So, malaking kaibahan kanina, guys, diba? So, dito yon. So, pag mga ganitong problema, guys, malabo, minsan white screen, dito lang kayo titingin sa 19 volts. Ito yung, makikita nyo naman yung flex. Yan yung parang puti dito. Baka matamaan natin. Itong parang puti na triangle, 19 volts dapat dyan. Tapos dito naman sa magkabilang tool, dito sa pisa na to, 3.3 volts or sa mga ganitong PSD, 3.3 volts. Kasi minsan ang mga white screen dito yung problema, minsan sa malabo dito din, minsan sa 19 volts. Ganyan lang yan, sa dalawa dapat lagi nyong i-check yan. Always 19 volts yan, pati dito pag pinawer on. Pero sa ibang laptop guys, naka-encounter din ako ng mga ibang laptop, okay naman dito, okay din 19 volts pero malabo. Ibig sabihin, meron talaga siyang problema. Hindi rin mga resistor, hindi rin tumawid yung mga 3.3 volts. So, check nyo lang. Sa mga marunong magbasa ng diagram, pwede nyo namang search yung pinaka-diagram ng board, tignan nyo dun. So, ganun lang guys. So, okay na siya. Wala lang problema. So, salamat sa panonood. Sana meron kayo natutunan. Thank you.